Hello guys, welcome back sa aking YouTube channel. Ngayon guys, kung gusto nyo matutunan or matuto sa aking tutorial for today, huwag kalimutan i-subscribe ang aking YouTube channel. Pindutin ang subscribe button, yung red button na yan guys. Yung subscribe sa baba po ng aking video. I-click nyo po yan, i-like at i-share. Ngayon guys, ituturo ko kung paano po tayo mag-edit sa Power Director. Kasi nga ang gamit ko po, Power Director. Pwede po kayo mag-install or mag-install ng Power Director sa Play Store or sa Google Play Store. Libre lang po ito guys. Wala pong bayad. Kaya simulan na po natin. Ngayon guys, nandito po tayo sa application ng Power Director. Ito po yung Power Director ko po. Click natin to. Ayan, naglo-loading. Kung wala pa po kayong Power Director, pwede po kayong mag-download sa Google Play Store or sa Chrome. Libre lang po ito. Wala po itong bayad. Ito po ay libre at pwede po ito sa mobile device or laptop. Pwede rin po ito. Ngayon, pindutin natin yung new project. Pipili lang po kayo ng aspect na or ratio ng project aspect ratio. Yung pinili ko po kasi upload ko po sa YouTube. 16:9 po ang pipiliin ko. Ito po. Ngayon guys, pipili po tayo dito sa mga video. Kailangan may video na po kayo para ma-edit natin ng maayos. Halimbawa po ito guys. Ito guys, nasa school po ako. Kuha lang po kayo ng mga video. Kuha po tayo ng dalawa. Ayan. Then, i-click natin itong check. Ayan, nandito lang po guys. Ayan. Dalawang video ang nilagay po natin. Ngayon, nalagyan po natin ng... Pag mag-add po kayo guys, i-click nyo lang po itong plus. Ayan, pupunta na po kayo sa gallery ng inyong cellphone. Kung video ang pipiliin nyo po, video, isi-select nyo pong video. Kung picture naman po ang i-add po ninyo, yung photo. Ayan. Ngayon sa video po tayo, magdagdag tayo ng isa pa. Ayan. Ganun na kasimple guys. Then, i-check po natin. Ayan na. Apat na videos na po ang nailagay natin. Maglagay po tayo ng music. Kasi itong Power Director, may free na music na pwede po natin siyang ilagay. Naka-download na po ako guys. Ayan. Ito po yung mga downloads ko. Hindi na kailangan. I-add na lang po. Halimbawa, i-add natin ito. Ayan, nandito na po siya guys. Napaka-simple guys. Then kung wala, kung gusto nyong pumili ng music, pindutin nyo po itong audio. Music. Genres. Ayan. Mag-search po tayo dito ng cinematic. Kailangan may internet po kayo. Ayan. Kailangan i-download nyo po. Kung hindi po nakabagong download. Ayan. Then, balik po tayo guys. Tsaka yung mga stickers, ilagay, ayan itong mga stickers. Ayan. Ito yung mga stickers niya, tapos audio stickers. Kung gusto niya nang lagyan ng text, ito yung pindutin niyo po.
Pipili lang po kayo ng font. Ayan, may social media, call effect, call out. Ayan, marami po siyang mga effects dito sa Power Director. Ganun lang kasimple guys mag edit dito sa Power Director. Ayan. Then balik tayo dito sa ating video. Ito po yung video na nilagay natin dito. Halimbawa, maglagay tayo ng text. Ayan. Ito po yung default. I-add lang po natin. Edit. Tap lang natin yung lagay natin yung title ng ating YouTube channel, Alexander Official. Ayan, na-add na natin. Pwede nyo siyang i-move para depende sa inyo. Napaka-simple lang po ito gamitin. Ayan, mag-download na po kayo ng Power Director. Ngayon, naglagay na tayo ng i-play natin. Guys. Ito po yung alam. Ganun na kasimple guys. Ayan. Pag mag-save po tayo ng video, i-click natin itong ayan sa taas. Then produce. Pipili lang po tayo ng resolution. May full HD 1080 pixel. May HD 720 pixel. May SD card na sa 360 pixel. Yan, settings para yung frame rate niya. Pipili po tayo. Pag gusto yung smooth, 60 FPS po. Yun na. Limbawa ito, 60. Vibrate niya. Bit rate. Standard. Better quality pili natin. Then okay. Then produce natin or produce. Hintayin na po natin guys. Kailangan hindi po kayo umalis dito habang kayo ay nagpo-produce ng video. Ibig sabihin po, pag kailangan patapusin nyo muna ito bago kayo mag-exit dito. Kasi pag nag-exit po kayo, hindi po siya matatapos. Kailangan nyo pong ulitin. Yan. After nito guys, makita nyo naman po dito kung tapos na yung video. Na-save na po siya. Pwede na po kayo mag-exit. Ganun na kasimple guys. Ayan. Ngayon guys, yun lang ang ma-share ko po sa inyo. Huwag kalimutan i-subscribe ang aking YouTube channel. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ayun guys, naipakita ko na po sa inyo kung paano mag-edit sa Power Director. Napakasimple lang po. Kung nagustuhan niyo po ang aking video or tutorials for today, huwag kalimutan i-subscribe ang aking YouTube channel. Maraming salamat sa inyong panonood. Sana all.